Kumusta mga amigo? Pag-usapan natin ang mga ganda at konting bad news para sa Los Angeles Lakers at Steve Kerr ayaw sayangin ang lakas na Stephen Curry. Yan ang pag-uusapan natin mga amigo, pero bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Kanina ay lumabas ang magandang balita na na-clear na nga si LeBron James sa COVID-19 Health and Safety Protocol para makapaglaro na siya kontra sa Los Angeles Clippers. Matatandaan na hindi nga nakapaglaro si LeBron James kontra Sacramento Kings dahil nagpositibo ito sa virus at inaasahan na mawawala siya ng 10 araw. Kaya good news talaga na hindi siya umabot ng 10 araw at agad naman na nagnegatibo ang mga sumunod na resulta ng kanyang test. Ngunit after nga na magandang balita na yan, ay tinanggal naman ang laban ng Lakers versus Clippers sa national television para ipalit ang laban ng Phoenix Suns versus Golden State Warriors. Ito na ang pangalawang pagkaharap ng team ito mga amigo, kung saan sa unang laro ay nanalo ang Phoenix Suns dahil sa nagkaroon ng masamang shooting night itong si Stephen Curry na gumawa lamang ng 12 points. Siyempre, dahil sa napakahigpit ang depensa ng Phoenix Suns sa kanya, sa pangungulayan ni Mikal Bridges na ayaw siyang lubayan. Ang haba ng kamay nito mga amigo at mabilis kumilos, kaya naman hindi nakatakataka na talaga makakahabol siya kay Stephen Curry. Maraming mga amigo ang nag-aabang sa laban na ito, kung makakabawi ba ang Warriors o tuluyan na silang tatalunin ng Phoenix Suns sa pangalawang pagkakataon. Tinanggal sa national television ang Lakers versus Clippers sapagkat napakataas nga ng ratings ng Suns versus Warriors, at sa business perspective, doon talaga sila masikita. Kaya huwag na tayo magtataka mga amigo kung bakit ganon ang naging desisyon. Ayon naman sa coach ng Warriors na si Steve Kerr, nang nakaraang season daw mga amigo kung saan ay hindi nga nakapasok ang Warriors sa playoffs, ay hindi niya daw papayagan na masayang ang lakas ni Stephen Curry at paglaro nito ng mahabang minuto. Ngunit iba daw ngayon ang sitwasyon mga amigo dahil sila daw ay isang title contender team, kaya paniguradong gamit na gamit itong si Stephen Curry. Samantala, matapos naman ang napakagandang performance ni Dwight Howard kontra Sacramento Kings, lalo na sa depensa mga amigo, ay napansin naman ito ni Coach Frank Vogel. Kaya siya ngayon mga amigo ang gagawing starting center ng Lakers kontra sa Clippers. At kapag nagpatuloy ang magandang paglalaro ni Dwight Howard, ay malamang sa malamang siya na ang mananatili sa pwesto bilang isang starter center ng Lakers at paniguradong kukuha ng mahabang playing time. Pinaglaro si Howard ng 35 minutes kontra Sacramento Kings at nakapagtala siya ng 12 points at 13 rebounds. Napakasulit niyan mga amigo. Babad na babad si Howard dahil sa malaking impact nito sa team. Kayo mga amigo, mas gusto nyo ba si Dwight Howard bilang sentro ng Lakers? I-comment na yan. Dagdag pa ni Coach Frank Vogel na lahat daw ng player na pumirma sa Lakers ay nauunawaan ang mas malaking larawan na ang Lakers daw mga amigo ay gusto mag-compete sa kampeonato at kinakailangan mag-sakripisyo mga amigo. Nagkaroon daw sila mga amigo ng pag-uusap at maganda naman ang naging resulta mga amigo at healthy conversation ang nangyari. Samantala, nagbunga naman ang magandang pagkatrabaho ni Anthony Davis dahil ngayong season siya ang number one center sa buong NBA kung ang pag-uusapan ay ang points in the paint. Nangunguna bilang pick and roll man, pangalawa sa paggawa ng puntos sa restricted area, at pangalawa sa paggawa ng post-up points. Kaya naman kapag hindi na-injured si Anthony Davis at nagpatuloy ang kanyang monster performance, ay hindi na malabo na makaabot nga sila sa NBA Finals. Lalo't ngayon, gumaganda na rin ang chemistry ng Lakers kasama si Russell Westbrook. Yan ang ating NBA updates ng kasamuli. God bless!